Good morning. Nami-miss lahat natin yung bawat isa. Tayo po'y tumayo at purihin po ang ating Panginoon. Sabi po sa Psalm chapter 86 verse 12 to 13, "The Lord will indeed give what is good, and our land will yield his harvest. Righteousness goes before him and prepares the way for his steps." As we celebrate Thanksgiving Sunday, let us all give thanks, lalo na ngayon. This is our first Sunday that mag-face to face tayo at yung mga nanonood sa kanilang mga bahay through Facebook Live. I pray that the message of Thanksgiving dadatnan po ng mga buhay nyo sa inyong mga bahay. Let's just give the Lord the best praise ngayong umaga, the best clap, and the best worship. Amen. We just thank you, Lord, for this Sunday. Thank you, Lord, for sa susunod na Sunday. Thank you, Lord, for this worship. Hallelujah. Truly, Lord, we just thank you today, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Come on, church. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Holy Lord, this is our thank you for you, Lord. For all you've done in my life, and put my darkness and gave me your light. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. My sin and my shame, you took my sickness and healed all my pain. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Come on, church. With a grateful heart. With a grateful heart. With a song of praise. With an outstretched arm, I will bless your name. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this worship. Thank you, Lord, that we see each other again. Thank you, Lord, for the gift of family, the Shekinah family. As we praise you, we worship you, we just give you thanks and praise, Lord. Sing with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord, and
just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just give the Lord the best praise. Hallelujah. Thank you. As we start this worship, truly is amazing grace. Di natin ma-realize na nandito na naman tayo. Truly, hindi po natin ma-predict. It's just the grace of God that brought us here. And let us, this song, enable us to just remind us na as we celebrate communion, that He's just the way, the truth, and the light. And He just gave us the gift of living and the gift of worshiping Him. Amen. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken, I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, 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 I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. And I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Failures, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, thou be your vessel, the world to see your life in me, yeah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, 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 I once was lost, but now I have found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Holy Lord, you're amazing, Lord. But we are here as we celebrate worship ngayong umaga. Let your Holy Spirit be with us.
Let your grace fill us, Lord. We humble na nandito kami ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, as we worship you. You raise your hands, Panginoon. We lift you up, Lord. Bring back all the glory sa iyo, Panginoon. Amazing grace, we sing to you, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, 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 I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, paying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. And I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Let us pray. Truly, Lord, we thank you for this opportunity to be dito sa inyong templo, Panginoon, to worship you, to feel the spirit of your love. Salamat, Panginoon, for protecting us during the 5 months, Lord, or the ilang buwan po kaming na-stay sa bahay due to this pandemic. Pupuri kami, Panginoon, na may mga gamot na, Panginoon. We raise up yung mga gamot, Panginoon, para ito maging effective. Pray for this pandemic na mawala na, Panginoon. Pray for all the sick, Panginoon, na heal mo, Panginoon. As we start this worship, pray for our pastor, lahat ng mga yung testimony namin ngayon, we raise them up to you, Lord. We bring back all the glory. And let your Holy Spirit be with us ngayong umagang to. We pray in Jesus' name. Amen. Good morning po. Nakakakaba pa rin ba na? Okay, magsha-share lang po ako kung ano po yung blessing na natanggap ko during pandemic and after. Pandemic pa rin naman pala. Kaunay opportunity na binigay sa akin ni Lord ngayong amidst of pandemic. So, wait lang. Hindi ko po alam paano magsisimula. Okay. Naalala niyo po, so makikita niyo din naman po, lately, yung lahat ng testimony ko, parang yung series ng buhay ko, inaakyat ko dito. So, nag-start ako na nagte-testimony during high school ako. Gumraduate ako ng high school. Undecided ako ng college. Nag-take ako ng eduk. Gumraduate ako ng college. Pumasa ako ng board. So, yun. So, ngayon, yung about sa testimony ko is about my employment. So, wait po. Kumuha ako ng kopya kasi medyo mahaba.
So, ayun po. Bago mag-start po yung pandemic, teacher po ako sa isang school kung saan nagki-cater ako ng mga children with special needs. Yun po kasi yung major ko, and then also, parang yun po yung nag-give ng fulfillment sa heart ko once na nagtuturo ako ng mga children with special needs. Bandang March po, bandang January, nag-decide ako na mag-resign. Parang na-drain ako emotionally, mentally. Medyo parang hindi ako stable nung time na yon. Hindi naman dahil sa mga kids, pero dahil sa mga experiences ko na yung iba, lalo yung mentor ko, alam niya kung bakit, kung ano yung nangyayari nung during first employment ko. So, after po nun, nag-resign ako. Tapos, nung time na yon, ayoko na talagang pumasok. Sobrang drain na talaga ako. Tapos iniisip ko kung, healthy pa ba nung makita ko ng mga kids ko na ganito? Kasi for me, hindi na ako healthy. Hindi na healthy yung mind ko. Hindi na, wala na akong parang, hindi na peaceful para sa akin. Ganon. Parang hindi ko na nakikita na something na fulfilling siya sa akin. Doon nakikita ko yung mga bata. Noong time na yon, naawa ko sa mga kids kasi iniisip ko, para dito ba talaga ako? Kasi kung para dito ako, bakit ako mabother kung alam ko na gusto ko naman to? Kasi iniisip ko yung mga bata, baka ma-feel nila yung na-feel ko na ayoko naman mapasa sa kanila. So yun po, bigla, nag-start yung lockdown. So parang na-consider ko siya na parang blessing pa rin, blessing in disguise, na at least makakapag-decide ako, may isip ko kung ito ba talaga yung gusto ko. And then, nung pong natapos yung lockdown, bandang August yun, ang dami ko ng application. Pero yung mga application ko, pilit kong nililihis sa teaching. Kasi ayoko na. Parang iniisip ko, parang, Lord, dito ba talaga ako? Dito mo ba talaga ako dinadala? O ito lang kasi yung kaya kong gawin, yung magturo? O dahil dito lang ako masaya, tas di ko na makita yung path na gusto mo para sa akin. Parang ganun. So iniisip ko, yung profession ko, ako lang yun namili. Kasi nga parang frustrated na din ako kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. So, yun nangyari nun. During iniisip ko yun, yung lahat ng application ko, puro office work, puro ganyan. Pag may nakita ko opportunity sa teaching, parang ayokong i-grab to, parang ganon. Tapos one time po, August 20 yun, may kumontak sa akin na kaibigan, sabi sa akin na, mag-apply ka, sabi niya ganyan. Mag-apply ka sa System Plus. Kasi po, nawalan din ako ng na-feel down ako. Nung during May, lumabas yung result ng ranking. Kasi po, nag-apply po ako sa DepEd. Lumabas po yung result ng ranking, iniyakan ko talaga siya. Kasi hindi ako kasama dun sa lumabas, dun sa ranking. So parang lalo ako na frustrated na iniisip ko, baka hindi ako para dun talaga. Tapos ngayon, sinabi po sa akin sa System Plus, sabi, mag-apply ka. Eh ako po, parang iniisip ko, oo nga lately, parang wala akong direction kasi nasa bahay lang ako, lumilipas lang yung araw na ganito ako. Sabi ko, sige, mag-apply ako. So pumunta pa ako sa System Plus, nag-apply ako. Tapos pinabalik nila ako ng Monday, August 24. Pagbalik ko po, hinire na ako. Eh that day mismo, first day nila yon, first day nila ng class. So, lahat po ng loads ko, nakabigay na that time, lahat ng gagawin ko na paperwork, naka-plot na lahat kung ano yung gagawin. So, medyo na-shock ako kasi sobrang dami, anim yung subject ko. Tapos, hindi siya same grade level, mula grade 1 to grade 6 siya. Pero regular po to, grade 1 to grade 6 siya. Tapos, ang subject ko is iba-iba din. Meron akong aralin panlipunan, meron akong ESP, meron akong Filipino, math, iba-iba. So yung preparation ko, parang iniisip ko, wala yung, di ba kasi parang meron tayo tinatawag na spiral learning ngayon eh. Kunyari, kung parehas ako ng IPAN sana ng grade 6 at grade 5, mas madali magiging preparation ko kasi medyo magkadikit naman yung dalawang yon. Eh kasi yon malalayo talaga. So, ang laki ng adjustment sa akin na araw-araw noon, parang nadedrain na naman ako. Iniisip ko, tsatsagain ko ba to? O habang wala pa akong contract, aalis na ako. Yun yung iniisip ko. Pero hindi, pinagpe-pray ko talaga. Sabi ko, parang, Lord, bigyan mo ako ng opportunity na maayos ko
kung saan mo ako nililid. Kasi naisip ko na doon ako talaga nililid. Kasi parang binalikan ko, nung during high school ako, kung paano ako nag-decide mag-edok. Kasi may mga na-encounter ako na kids noon during VCS at saka Junior League na gusto ko talagang i-cater. Kasi meron ako dating na-encounter during sa Northville kami noon. Meron ako na-cater noon na bata na with hearing impaired. Tapos hindi siya nakakapagsalita. Pero gustong-gusto niya mag-join. Tapos doon ako nagkaroon ng eagerness na mag-take ng SPED. So, yun po, inisip ko. Nung during nasa, ano na ako, nung during nasa systems na ako noon, ang laki ng adjustment ko. August, September, ayan, nag-a-adjust pa ako. Tapos, bigla pong pinag-work na ako sa school. Nung una, ayoko kasi parang nangingilag ako sa tao. Hindi naman po dahil lang sa virus, pero parang natatakot din ako i-express yung sarili ko. Hindi ako fully okay, hindi ako confident sa ginagawa ko. Parang dahil sa previous experience. So, yun nangyari po, nag-work ako sa school. Ang kasama ko lang is yung coordinator ko. Tapos, hindi ko po namamalayan na sa ilang araw, sa sunod-sunod na weeks na magkasama kami ng co-or ko, nag-heal pala ako. Parang dahil sa kanya, nakikita ko yung worth ko. Yung dati, yung parang dati, nahihiya ako na kapag kunyari may mga corny jokes ako, ganyan. Yun, parang na-express ko sa kanya. Hindi ko nakita na dahil hindi kami magka-age, hindi niya ako maintindihan. Parang ganun. So, nag-heal po ako. Nag-adjust ako. Natutuwa ako sa co-or ko ng sobra. Tsaka sa mga co-teachers ko, nakita ko yung care nila sa akin. So, parang unti-unti, minamahal ko ulit yung teaching. Tapos bigla ako pong na-miss. Kasi mayroon akong isang estudyante doon na parang at risk. Pero, hindi pa po siya na-diagnose. So, nabanggit po siya sa akin ng mga co-teacher ko. Tapos unti-unti, ito na naman. Nag-grow na naman yung longing ko sa SPED. Parang nami-miss ko na naman yung mga kids ko. Nami-miss ko na naman yung magturo ng mga children with special needs. Tapos pinagpipray ko. Bigla po, October 6 yun, nasa faculty ako. Biglang may nag-call sa akin. Tapos ang bungad po sa akin, sabi po sa akin, "Hello," sabi ganyan, "Miss Criselda Kanay. Ito po ba si Miss Criselda Kanay?" Tapos sabi ko, "Opo." Tapos ang sabi po sa akin, "This is from Division of San Fernando." Sabi pong ganyan. Tapos sabi ko, "Division of San Fernando?" Iniisip ko po talaga. Tapos sabi ko, "Yes po." Sabi ko, "Ano pong department?" Tapos sabi niya, DepEd po. Sabi niya ganyan. Tapos sabi ko po, "Ay, yes po." Sabi ko pong ganyan. Tapos sabi po, tinatanong po nila kung, "Ma'am, doon po sa ranking nyo," sabi niya ganyan, "yung pong application nyo sa amin sa DepEd." Tapos tinanong po nila kung may work na ako. Eh, nag-work na po ako noon. Sabi ko, "Opo, may work na po ako." Tapos sabi po nila sa akin na, "Nakapag-sign ka na ba ng contract?" Yun din po yung problema ko kasi noon sa systems. Lagi po ako nagtatanong ng contract. Wala po silang binibigay na contract sa akin. Sabi ko po, "Hindi pa naman po, bakit po?" Tapos sinabi po sa akin na, "May offer po sana kami sa inyo na, di ba po SPED kayo?" Tapos yun po, in-offer nila sa akin na magturo ako sa public ng SPED, ng mga children with special needs. Tapos sabi ko, "Hala," sabi ko, "anong gagawin ko? Parang okay na ako sa systems eh. Parang masaya na ako." Tapos una kong ginawa agad, after ko nag-pray, kinonta ko agad yan si Pastor, si Tita S, si Sir Mark, si Daddy ko, yan, kina Mami. Sinabi ko na ganito yung offer sa akin ng DepEd. Meron sa kanila, sobrang overwhelmed yan, tuwan-tuwa. Si Sir Mark, tuwan-tuwa siya. Si Tita S naman, yan, kinol ko din siya agad. Si Tita S, kalmado agad. Sabi ni Tita S, "Oh, i-check mo yung details niyan. Ganito, ganito." Same sila na sinabi ni Pastor, tsaka si Daddy ko. Si Mami ko, tuwan-tuwa. Sabi ni Mami, "Mag-resign ka na," sabi niya agad. So ako, parang, dahil both yun na parang confusion ko that time eh. Kung mag-resign ako, o mag-stay ako. Parang ganun. So, pinag-pray ko. Nung nangyari, nung everyday nun, sabi ko dun sa kausap ko, ang lakas ng loob ko, division yon. Sabi ko sa kausap ko, "Sir, pwede niyo po ba akong bigyan ng 1 week para mag-decide?" Tapos, medyo napaisip ako, sabi ko, ang kapal yata ng mukha ko para manghingi ng ganon. Pero sabi nila, "Oh, sige po, bibigyan ka namin ng 1 week to decide." So, sabi ko po, di pinagpipray ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Anong iaanahin ko? Eh, that week is
exam week ng mga bata. So, sobrang dami kong ginagawa. Hindi ako nakakapag-follow up. Sobrang tiyaga po nung sa division. Siya po yung nagko-contact sa akin lagi. Tinatanong niya, updates, sabi niya. Ano nang updates? Ganyan. Tapos po, ang naging ano ko po, sabi ko, sige, ganito ay pagpipray ko. Kung para dito talaga ako, kung para sa public ako, bibigay sa akin yung 1 month. Kasi render ko yun eh. Pag nag-resign ako sa systems, may render ako ng 1 month. Though wala akong contract, magre-render pa rin ako. Sabi ko, yung render ko ng 1 month, hihintayin nila ako. Which is parang imposible. Imposible nilang gawin yun. Sunod po, ang sabi ko, kung para ako sa public, tatanggapin nila ako na magturo ng with hearing impairment nang hindi ako marunong mag-sign language. Kasi totoo po, hindi pa ako marunong mag-sign language. Which is, parang imposible ulit. So, sabi ko, pero hindi eh, yun yung signs eh, na hinihingi ko. Yun yung pinagpipray ko. Tapos po, nung pumunta po ako sa division office, sinabi ko po lahat yun. Sabi ko, mahihintay po ba ako ng offer? Mahihintay po ba ako ng item once po na nag-resign ako? Ang sabi po sa akin, o sige, sabihin mo sa amin kung kailan ka mag-i-in. So, one po, okay na. Yung pong sinabi sa akin, dadaling ka po namin sa PHS, sa Pampanga High School, sa mga children with hearing impairment. Sabi ko po, agad ko po sinabi na, sir, hindi po ako marunong mag-sign language. Tapos ang sabi po sa akin, marunong ka ba ng alphabet, ng sign language? Opo, o pwede na yon. Sige, sabi ganyan, bibigay namin sa iyo yung item. So parang sabi ko, ayun talaga yon. Sabi ko, so parang dito talaga ako. So nahihirapan po ako, noon during bumalik kami sa school, kasi nag-ano po kami noon eh, mental health break after po ng exam. Bumalik po ako sa school, kinausap ko yung coordinator ko, kumukuha ko ng tiyempo kung paano ko sasabihin sa kanya. Kasi natatakot po ako eh. Siyempre, dun naka-in pa rin siya sa systems kahit po sobrang close kami. So sinabi ko po sa kanya, sabi ko, lagi kong sinasabi kina mami, ma, paano ko sasabihin sa coordinator ko? Tapos iniisip ko, magsisinungaling ba ako? Tapos naisip ko, hindi. Kung blessing to ni Lord, eh. Sabi ko nga kay Pastor, Pastor, sabi ko, para po itong good blessing sa hindi right na timing. Pero sabi ni Pastor, hindi. Sabi niya, blessing yan. Tapos, ginawa ko po, sabi ko, since blessing to ni Lord, sasabihin ko yung totoo, hindi ako magsisinungaling. Kinausap ko po yung co-or ko, kinukuhanan ko ng tiyempo, ilang araw, iniisip ko paano sasabihin sa kanya. Tapos, nung ano po, sabi ko po, paano ko kaya sasabihin to sa co-or ko? Eh, galing po ako ng CR noon sa faculty namin. Paglabas ko, sabi sa akin ng coordinator ko, Chin, sabi niya ganyan sa akin, may gusto ka bang sabihin sa akin? Sabi niya ganyan. Tapos na-shock po ako. Sabi ko, ha, anong gusto kong sabihin? Tapos sabi ko po sa kanya, meron po. Tapos sabi niya po, edi umupo po kami sa table. Ang sabi niya sa akin, napapansin ko parang ilang araw nababother ka. Tapos sinabi ko po sa kanya, sabi ko, ma'am, sabi ko, actually po, last week pa po ako bothered kasi pinipipray ko kung paano ko po sasabihin sa inyo. Nag-call po sa akin yung public, sabi ko. Tapos sinabi ko sa kanya na undecided pa ako, hindi ko alam, ganun. Siyempre siya, as coordinator ng school, ina-expect ko na sasabihin niya sa akin, hindi, dito ka, mag-stay ka, naka-in ka. Pero hindi, ang sabi niya sa akin, kung saan ka mag-grow, kung saan mo nakikita na nililid ka ng Lord. Kasi yun po yung sabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko po alam kung ba't ako dinala ng Lord dito sa systems. Tapos sinabay niya yung opportunity na pinagpipray ko ng matagal na. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung purpose. Sabi po ng coordinator ko, ayaw kong, gustong gusto kitang makasama, sabi niya. Pero sabi niya, ayaw ko na mag-stay ka dito nang may regrets ka. Tapos sabi niya sa akin na, ipag-pray mo kung ano yung decision mo, rarespetuhin namin yun. So imagine po kung gaano kagaan yung ganong situation na binugbog ng prayers. So, yun po, nagsabi po ako sa kanya, after ilang days, nag-email na sa akin yung DepEd. Nag-email po sa akin yung DepEd ng October 21. Nag-email po siya sa akin nung kailangan kong asikasuhin ng papers ng 5 working days. Tapos po, October 22, nag-file ako ng resignation. Sabi po sa akin ng principal, hindi kita papayagan mag-resign nang wala kang nakikitang kapalit mo. Pag nakakita ka ng kapalit mo, dun palang mag-start yung render mo.
Yun po yung sabi sa akin. So sabi ko, hala, malaking problema to. Kasi ang ina-expect ng DepEd, by November 16, nasa kanila na ako. And October 22 na to, parang inisip ko, paano yung gagawin ko? Kasi kapag nakahanap ako ng kapalit, dun pa lang ako mag-start mag-render. So, ayan na naman yung pinag-pray ko. Kasi na-stress po ako, ayaw tanggapin yung resignation ko. At the same time, dahil po 5 working days lang po yung binigay sa akin noon para asikasuhin yung papers ko, sobrang ngarag na ngarag ako. Kasi yung pong pinaka-iniisip ko, paano aasikasuhin yung mga papers mo na outside the school na hindi maaapektuhan yung school days mo? Kasi hindi naman po pwedeng mag-adjust yung bata dahil lang may job offer ako. Hindi pwede. Dapat continuous pa rin. Dapat di pa rin sila maaapektuhan kahit na may job offer ako na iba. So, yun po yung pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, paano yung gagawin ko? Kayo nang bahala. Kung paano yung gagawin ko, kung paano ko maaasikaso ito ng 5 working days habang naka-in ako. So, October 23 po, naisip ko po kasi noon, dahil po sa System Plus ako, naisip ko, kailangan ko magpa-authenticate ng TOR ko, malapit lang. TOR, AUF lang, malapit lang, isang sakay lang yan, magagawin ko ng paraan yan. Problema ko yung ibang papers ko, kagaya po ng PRC ko, kasi papa-authenticate ko pa yan, yung mga rating ko. Eh yung authentication ko po, sa Star Mill pa. Kahit magsasakyan ako, hindi ko yun makukuha ng 2 oras lang, hindi naman ako pwede mawala ng ganun katagal sa systems. So sabi ko, kayo na pong bahala, Lord, kung ano yung gagawin nyo, kung paano ko maasikaso yung paper. So, noong pong October 23, nag-file na ako sa NBI ko para makuha ko. Pero that day, hindi ko siya nakuha. Noong pong October 26, Monday, nagka-class suspension. All levels. Nang Angeles. Angeles lang. So, ginrab ko po yung opportunity para from systems, nasa systems na po ako noon, pumunta na ako agad ng Star Mill para asikasuhin yung mga pwede kong maasikaso sa San Fernando. Since sila po, hindi sila nag-suspend, ang Angeles lang. So, nakuha ko po lahat yung pong authentication ng PRC ko, yung pong mga iba kong papers na nasa San Fernando. Nakuha ko po sila lahat ng October 26. Tapos po, ayun, parang iniiyak-iyakan ko ba din siya kasi noong pong October 27, nagpaalam ako sa co-or ko na, ma'am, mag-work from home muna po ako. Iniisip ko kung magsisinungaling ako sa kanya, kung magdadahilan ako, kasi nahihiya ako na sabihin na mag-absent ako today kasi mag-aasikaso ako ng papers ko sa DepEd. Parang feeling ko napaka-rude. Pero, sabi po sa akin ni Gel, yung will yan ni Lord eh, bakit ka kailangan magsinungaling? Hindi mo kailangan magsinungaling, sabihin mo yung totoo. Sinabi ko po sa co-or ko, sabi ko, ma'am, naku po kadakal asikasuan paper. Sabi ko, makisabi ko po sana na kung pwede ko pong asikasuan ke during school days, inimo naman pong aldongay ni Tuesday po yan ng 27. Sabi po ng co-or ko, o sige, asikasuan mo na. So hindi pa ako pumasok ng Tuesday, sakto asynchronous kami noon. So yung mga bata inaantabayanan ko lang online. So nakapag-ayos po ako, pero unfortunately, hindi ako nakapag-submit. Kasi hindi pa ako nakapag-submit kasi po ginhold po ako sa oras, nagpa-medical po ako noon. Balik-balik po ako eh. Angeles, San Fernando, ganun na ako. Kung ano yung kasya sa time, yun yung gagawin ko. Pero hindi talaga umabot ng submission kasi nga, late na talaga. Tapos, iniiyakan ko na yon ng gabi. Sabi ko, Lord, bakit ang hirap? Pagod na pagod ako, totoo po yan, physically, mentally, pagod na pagod ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, dito mo ba talaga ako dinadala? Bakit kailangan mahirapan ako ng sobra dito? Parang ganun yung iniisip ko. Sabi ko, wala nang day na makakapag-absent ako kasi last day ko na to, 27, last time ko na to na mag-absent ako. Tapos yung hindi naman kami, impossible naman na wala kaming pasok kinabukasan kasi wala namang bagyo. Tapos wala din namang, kakatapos lang namin nag-academic break. So imposible na mag-announce sila na, oh no, classes tayo tomorrow ah. Eh, panapit na yung submission ko. 2 days na lang nun, submission ko na. Sabi ko, anong gagawin ko? Tapos masyado na ako nag-worry, tapos nagpe-pray ako. Kinabukasan po, pagpasok ko sa school, sabi sa akin ng co-or ko, kumusta yung papers mo? Sabi ko, ma'am, eho po may kapag-submit. Sabi kong ganyan. Tapos sabi nga, sakto, ating kong good news kaya ka. Sabi niya ganyan.
wala na tayong pasok mula bukas. Tapos November 2 na yung resume, sabi niyang ganyan. Tapos sabi ko, well, sabi kong ganyan. Tapos parang nangingilabot talaga ako. Kasi parang iniisip ko, kung waste ko lang, hindi ko, totoo eh, hindi mo lubos maisip eh, kung ano yung gagawin niya, kung paano niya gagawa ng paraan. Pero dahil pinaplot niya nga lahat sa'yo eh, kumbaga magtsatsaga ka lang talaga, susundan mo lang yung path. Siya yung bahala. So, naiyak ako. Tapos noon, nakapag-submit ako, saktong pa-close na yung Division of San Fernando. 29 yon, nag-submit ako, saktong 3 p.m., paalis na sila. Nahabol ko lang, kasi kinawa ko lang po yung mga medicals, ganon. Tapos, ayun po, nung pinaka-struggle ko, dito pa lang mag-start yung struggle ko niyan. Struggle ko po, ito po yung struggle phase after ng submission ko. Kasi, nag-start na yung render ko. Nag-a-advance na ako ng lessons ko. Nag-a-advance na ako ng mga iiwan ko na papers para sa papalit sa akin. At the same time, wala pa akong nahanap na papalit. November na yon. Tapos sabi ko, anong gagawin ko? Hindi naman ako pwedeng mag-post eh na may hiring. Kasi nga, parang malalaman ng parents sa parang iiwan mo sa ere, ganon. So, nag-chat ako akin na Sir Mark, kung kani-kanino, sabi ko, patulong naman maghanap ng teacher na willing na mag-apply. Meron akong in-endorse, pero nag-negats yung ano niya, yung, ano tawag dito, performance niya. So, meron dumating yan, one time, sina Sir Mark, may na-contact sila. Dumating siya sa school, tapos sabi ko, Ma'am, willing ka po ba na magturo? Tapos sinabi niya, oo. Tapos lahat naman ng qualities na hinahanap nila, nasa kanya. Tapos, kinabahan lang ako nung parang pabiro siya sinabihan ng principal na, paano ba yan? E di hindi ka sasahod ng isang buwan yan kasi render niya isang buwan. So, isang buwan, pumapasok ko dito, wala kang sahod. Tapos nagulat po ako yung sabi niya sa akin, okay lang naman po yun, basta po may work ako. Sabi niya ganyan. So, parang sabi ko, ala, sabi kong ganyan, tinest niyo pa na ganyan, sabi ko, willing naman pala talaga siya. So, ayun po, during pong tinitrain ko po siya na nagstay, yung struggle ko po nun is, kailangan ko ng 36 na PowerPoint, 36 na lesson plan, kailangan ko ng 36 na activities na nakaprepare bago ko umalis. During that time, computation ko ng grades, nagtuturo ako. Tapos, nag-aasikas ako ng mga ibang papers ko na habol-habol kung ano-ano. So, inisip ko, anong gagawin ko? Paano yung gagawin ko? Sobra po yung struggle ko na to the point na iniiyakan ko na makikita nyo ako late night, naka-online pa ako kasi literal na hindi ko tinutulugan nang wala ko natatapos. And then, ayun po, dahil sa goodness ni Lord, naging mapayapa yung lahat ng yon. Natapos ko siya bago matapos yung render ko. So, parang looking back, iniisip ko, parang, kung titingnan mo yung qualities ko, wala eh. Hindi ako pasok doon. Sa kahit na anong meron ako ngayon, hindi ako pasok doon. Yung magkaroon ako ng DepEd offer, magkaroon ako ng SPED na gusto ko talaga. Kung titingnan mo yung DTR ko, ay kung titingnan mo yung TOR ko, Diyos ko, baka ma-shock ka. Baka madami pa yung drop ko doon kesa doon sa magandang grades ko. So, pero yung Lord, hindi niya tinignan yon. Dahil binugbog siya ng prayers, dahil parang hinayaan ko na siya yung maging in control doon. Hindi ko po niyayabang, pero gusto kong mag-glorify yung Lord. Sa batch po namin, ako lang yung nakapasok sa public. So, yun po. Parang hindi ko siya nakikita na magaling ako. Hindi ganon. Nakikita ko kung gano'ng kagaling si Lord sa buhay ko. From let ko, naalanganin pa yung feeling ko na papasa ako hanggang ngayon na nasa public na ako. Ngayon po yung bigger challenge sa akin is, doon nasa public na ako, maraming paperwork. Yan, aminado naman po yung mga iba ko din kasama sa PHS. Pero, syempre, as always, I am accepting the challenge. Pero hindi ko i-accept nung hindi ko kasama yung Lord. Yun po, gusto ko lang po iwan yung verse na to. Sabi niya, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kasi yun po yung mismong na-experience ko sa promises ni Lord. So yun po, to God be the glory po.
Let us all stand as we open our Bible to the book of Mark chapter 1 verses 1 to 8. Mark chapter 1 verses 1 to 8. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. As it is written in the prophets, "Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you." The voice of one crying in the wilderness, "Prepare the way of the Lord, make his path straight." John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. And all the land of Judea and those from Jerusalem went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. Now John was clothed with camel's hair and with a leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey. And he preached, saying, "There comes one after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose. I indeed baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit." God bless the reading of his word. To my path. Good morning, Emmanuel. Mas malakas, Emmanuel. Pwede po ba nating kilalanin sa pamamagitan ng ating malakas na palakpak ang presensya ng Panginoon, sapagkat alam natin nasa kalagitnaan natin siya ngayon. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Lubos po yung ating pasasalamat sa Panginoon, mga kapatid, dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon ngayon para magkita-kita tayo at magkasama-sama sa pananambahan. Alam ko na-miss po natin yung isa't isa. No po. Subalit alam naman natin na hindi pa po talaga pinapayagan ng gobyerno na ang lahat ay makalabas na ng bahay. Pero gusto ko pong ipaalam na kasama pa rin po natin sila ngayon, mga kapatid, sa pamamagitan po ng live streaming. No po. Praise the Lord. Kaya bagamat bawal kanina yung tumitingin sa likod, pero pwede naman natin silang kawayan ngayon. No, kawayan natin. Pero huwag nyo nang sasabihin na artista na kami. Aha. So yung mga nasa live streaming po, mga kapatid, kumusta po kayo? Purihin ng Panginoon sa pagkakataon na pinagkakaloob niya po sa atin. At nais ko rin kilalanin natin at pasalamatan yung pong ating technical team, mga kapatid, no po, na nag-ayos po ng mga bagay na ito upang makapag sagawa tayo ng face-to-face worship. At kanina may mga naririnig tayong mga pangalan, pero hindi siya pangalan kundi yung posisyon. Kasi dito po ngayon meron tayong director. No, so meron tayong director, sila yung nangangasiwa mula noon pa hanggang sa pagpapatuloy nitong pagsamba po natin, no po. At gusto kong ipaalam na ito pong live streaming natin na to ay mapapanood din ninyo buong-buo after ng worship, or sabi ko nga siguro mas sure after 1 hour, no. So tayo na nandito, syempre hindi natin napapanood yan. So after ng pagsamba, pwede nating panuorin yung atin pong ginawa ngayong araw na ito. Ang mensahe ng buhay ngayon, mga kapatid, ay pinamagatan kong the beginning of the good news. The beginning of the good news. O sa Kapampangan, ing umpisa na ning
Maya Abalita. Ito po ay hango sa unang talata ng Ebanghelyo ni Marcos, kabanatang isa. No po. Na makikita natin yung word na yon ay nasa New International Version Bible. Alam nyo, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, maraming klaseng balita. News. Nariyan ang good news. Nariyan ang bad news. At meron din ngayong tinatawag na fake news. Ayo po, alin po doon ang gusto nyo? Bad news? Fake news? O good news? Siyempre, doon tayo sa good news na eh. No po, dahil yun yung maganda. So, ibig sabihin, mayroong mabuting balita. At katulad ng iba't ibang balita, ang lahat ay may pasimula. Dito po ang binabanggit na mabuting balita dito ni Marcos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Subalit gusto kong akayin, mga kapatid, ang inyo pong kaisipan para masundan natin kasi kakaiba yung sulat po ni Marcos sa apat na ebanghelyo, yung kay Mateo, kay Lucas, at kay Juan. No po. Dito po makikita natin, mga kapatid, na pinasimulan ni Marcos yung kanyang pagkukwento patungkol sa mabuting balita sapagkat ang ebanghelyo po ayon kay Marcos ay naisulat para sa mga Griego. Ang mga Griego, mga kapatid, ay ang mga taong hindi po Hudyo. Sila yung mga taong walang kaalam-alam patungkol sa darating na Mesyas o tagapagligtas. Kaya kailangang ikwento ni Marcos sa kanila ang simula ng kwento ng mabuting balita. At kung mayroong pasimula o pinagmula ng balita, di ba mayroon din po itong karugtong o kasunod. At nilalaman o contents patungo sa buong kwento hanggang sa makarating sa kawakasan. Napakahirap po yatang maunawa ng isang kwento, mga kapatid, kung noong narinig mo ay nasa kalagitnaan na. Wala pong pinagkaiba yan kapag nanood tayo ng sine, di ba? Na pagpasok mo, inabutan mo, nasa gitna na yung kwento, nasa kalahati na, ang hirap sundan, lalong-lalo na kung foreign film yan. Pero sa Pilipino, sa Filipino film, hindi mo pa man napapanood, dala mo na yung dulo, yan po. No, pero sa foreign film, talagang iba. No? Minsan, kahit nasa tapos ka na, patapos na, hindi mo pa rin makakuha. No? So parang ganun. No po? Kaya hindi malayong maligaw ka. Kaya ito pong si Marcos, inilahad niya ng maayos yung paglalahad ng kwento ng mabuting balita para maunawaan ng mga taong nasa kasalukuyang panahon yung kwento noong unang panahon patungkol sa mabuting balita. At gusto kong balikan natin itong talatang isa hanggang talatang dalawa at tatalon tayo sa talatang apat para mas masundan po natin kung ano yung ginawang pamamaraan dito ni Pablo. Ang sabi dito, ito ang simula ng magandang balita tungkol kay Hesukristo, ang anak ng Diyos. Tulad ng nakasulat sa aklat ng propeta Isaias, narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. At dumating nga sa ilang si Juan na tagabautismo na nangangaral. Ang sabi po ni Marcos, nagsimula daw ang mabuting balita sa isang hula. Hula na ayon kay Isaias. At ang sabi ng hula, may sugong ipapadala ang Diyos na mauuna sa tagapagligtas, sa Mesyas. At sino po itong mauunang ito? Pagtalon ng talatang apat, makikita natin na binanggit dito ni Marcos kung sino ito. Ang sabi niya, at dumating nga sa ilang itong
si Juan. So yung hula, mga kapatid, nagkaroon ngayon ng katuparan at nangyayari sa kanilang kapanahunan. Nangyari sapagkat nagsimula ito sa pangangaral ni Juan na ipinadala ng Diyos na mauuna kay Jesus para maihanda ang kanyang pagdating. At sa ginawang ito ni Juan, makikita natin, mga kapatid, na ang mabuting balita ay nagsisimula kapag mayroong nagbabalita o nagpapahayag. The good news begins when people or when someone speaks or preaches. At ito po'y may katotohanan. Dahil paano makakarating at matutupad ang balita sa iba kung walang maghahayag? Tama po ba ako? Kailangang may magbabalita. Kailangang may magsasalita. Hindi po ba ito yung sinabi mismo ni Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 10, talatang 14 hanggang 15, ganito ang kanyang sinabi. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral? At paanong makapangangaral ang sino man kung hindi siya isinusugo? So, kailangan ang mga magbabalita para makarating sa iba ang balita, lalo na, mga kapatid, ang mabuting balita. Kaya makikita natin, hindi lang kay Juan natin nakita yung ganitong pamamaraan, kundi makita din natin, mga kapatid, mismong sa sumulat po ng aklat, kung bakit nababanggit ni Marcos ang mabuting balita sa mga Grego, ay dahil mayroon ding nagbalita sa kanya. O maaaring nalaman niya sa pamamagitan ng kanyang pagbabasa sa aklat ni Isaias. At saan naman galing ni Isaias yung ganong balita? Ang sabi ng banal na kasulatan, ito'y sa pamamagitan ng mga pangitaing ibinigay sa kanya ng Diyos. So, tingnan niyo, mga kapatid, tunay pong napakalaki ng role na ginagampanan ng mga mamamahayag. Dahil kung hindi sa kanila, hindi malalaman ng iba ang patungkol sa mabuting balita. Kaya tingnan nyo, ganun na lamang yung pagkakilala ni Pablo sa mga taong tagapagdala ng mabuting balita. Alam nyo po, mga kapatid, sa aklat ng Roma, pinakita niya sa kanyang sulat yung kahalagahan ng mga taong tagapagdala ng mabuting balita at yung kahalagahan ng kanilang ipinapahayag. Basahin po natin sa kanyang sulat sa Romans chapter 10 verses 15 to 17. Tingnan po natin. Ang sabi niya, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. But sad to say, binanggit din po rito, ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Pero yung mga naniwala, tingnan nyo, mga kapatid, yung mga naniwala, anong sabi niya? Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ang sabi ni Pablo, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Bakit daw po mainam? Dahil nagkakaroon ng pananampalataya ang mga tao sa tuwing nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Hindi ba, mga kapatid, napakalaki ng nagagawa kapag nagpapahayag ng salita ng Diyos? At napakalaki din ng nawawala kapag walang nangangaral sapagkat walang napapakinggan ang mga tao. At dahil walang napapakinggan ang mga tao ng mga mabubuting balita, lalong-lalo na ang salita ng Diyos, ang nagiging bunga, hindi nagkakaroon ng pananampalataya ang mga tao sa Diyos.
Kaya alam nyo, pasalamatan natin sa Panginoon yung kanyang mga lingkod na ginagamit para magdala ng mabuting balita. Amen po ba mga kapatid? Palapakan nga po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. So na ganyan po kahalaga itong ginagawa ngayon ni Juan. Pinapaliwanag ito ni Marcos sa mga Grego, bakit may Juan? Sapagkat iyan ay pasimula upang matupad ang mabuting balita, ang hula na naihula noong unang panahon. So si Juan ang isinugo ng Diyos. Pero makikita natin sa binasa ni Ate Sharon, na kung titignan natin yung pagkatao ni Juan, parang hindi siya mukhang mangangaral. Bakit ko po nasabi? Tingnan niyo yung verse 6. Ang sabi dito, ang damit ni Juan ay yari sa balahibo ng kamelyo at balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Alam niyo, sa mga letrato, mga kapatid, tingnan po ninyo, nangalap ako ng picture ni Juan, yan. Ganyan po ang ayos ni Juan. Opo. Eh sa atin, kapag nakakita ka ng ganyang kasuotan o itsura ng tao, iba yung nasa isip natin. Tama po ba ako? No. Sabi ko nga sa sarili ko nung pinag-aaralan ko itong salita ng Diyos ngayong araw na to, mga kapatid, sabi ko, bakit hindi man lamang nagdamit ng maayos itong si Juan? No po, kaya nagsuot ng disente. No. Na pwede naman. Pwede naman. At alam niyo mga kapatid, hindi lang pwede kung hindi he is intended. Pwedeng-pwede po siyang magdamit ng maayos at hindi lamang maayos, kundi alam niyo church, maging damit po ng pari. Pwedeng isuot ni Juan bilang tagapangaral. Kung naaalala ninyo, si Juan po mga kapatid ay anak ni Zacarias at Elizabeth. Si Zacarias ay isang pari. At bilang anak ng pari, ayon sa kultura at batas ng mga Hudyo, kapag anak ka ng pari mga kapatid, ikaw yung magmamana sa pagkapari ng ama. So si Juan ay tagapagmana sa pagkasaserdote nitong kanyang amang si Zacarias. Kaya pwedeng magsuot itong si Juan ng damit pagkapari o sabihin na lang natin maayos na damit. Pero bakit hindi po kaya ito ginawa ni Juan? Bakit? Una, nakita ko dito na iba ang tawag ng Diyos kay Zacarias. At iba rin ang tawag ng Diyos kay Juan. Yung attire and lifestyle ni John ay kalooban ng Diyos. At pinapakita ng kwento na si Juan, mga kapatid, ay isang masunuring lingkod ng Panginoon. Praise God. Isa siyang masunuring lingkod ng Panginoon. Pangalawa, nakita ko dito na ang attire ay secondary lamang. Pinapakita dito ni Marcos na hindi hadlang ang kasuotan. Pinapakita dito ni Marcos na hindi dapat maging hadlang sa sino man ang kalagayan natin sa buhay na kahit sa bahay kubo lang tayo nakatira. Kundi ang mahalaga rito mga kapatid ay katulad ni Juan, siya ang pinili, siya ang tinawag, at siya ngayon ang isinusugo upang dalhin ang mabuting balita sa mga tao. Yun yung pinaka-importante doon. Opo, malaking bagay ang may maganda tayong kasuotan. Malaking bagay yung meron tayong magagandang bahay. Pero church, wala nang pinakamahalaga sa lahat, kundi yung ipahayag natin ang ipinasasabi ng Diyos anuman ang ating kalagayan
upang marinig ng mga tao ang mabuting balita patungkol kay Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Second, as sabi sa verse 3 and 4 and then 7 and 8, tingnan po ninyo ang sabi rito, ito ang pahayag na isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Ang darating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat dapat yumukod at magkalasman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, itong talatang ito, makikita po ninyo, pinagsama-sama ko yung mga sinabi ni Juan. Dahil nakita ko po dito kung papaano ipinakilala ni Juan itong si Jesus at kung papaano siya naging mabuting balita. Matanong ko po kayo, nasubukan na po ba ninyo o may alam po kayo na namili siya, subalit hindi malinaw sa kanya kung bakit niya binili ang bagay na yon? Meron po ba kayong alam o meron kayong ganung karanasan? Hindi niya alam kung bakit niya ito nabili at saan niya ito gagamitin. Alam niyo, ang hirap po yata ng ganun, di ba mga kapatid? No. Isipin ninyo, binili niya ang isang bagay na hindi niya alam kung bakit at paano ito gagamitin. Abay, malaking problema po kapag may ganung pangyayari. Naalala ko yung sulat ng isang nanay sa kanyang anak. Sumulat yung nanay sa kanyang anak, eh yung anak po niya nasa abroad. So sumulat yung nanay. Sabi ng nanay, "Dear anak, kumusta ka na diyan? Salamat sa lahat ng iyong pinadala sa amin. Natuwa kaming lahat, lalo na ang mga kapatid mo. Pero alam mo na, isa lang ang di namin nagustuhan sa mga pinadala mo. Yung Nivea Moisturizing Milk. Nagka-LBM kaming lahat, anak." Sabi nung nanay, kaya anak, sabi nung nanay, sa susunod, pwede yung Nido Non-Fat Milk na lang ang ipadala mo sa amin. Nagmamahal, nanay. Ano po ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Ang mabuting balita ay nauunawaan kapag ito ay naipahayag ng maliwanag. The good news is understood when it is clearly proclaimed. Dapat maliwanag na ipinapaliwanag. Dahil kung hindi po, malaking problema ang idudulot nito sa buhay. At hindi malayo, maliligaw ang tao. Noong bagong kasal kami ni Ate Pearlie, nakita niya yung nanay ko. Nandun kami sa bahay namin. Nakita po niya yung nanay ko na naghahanda ng pagkain. Kaya ang ginawa, lumapit si Ate Pearlie at ang sabi niya kay nanay, "Nay, tulungan ko na po kayo. Tulungan ko na po kayo." Eh sabi ni nanay, "Ay ganun ba anak? Sige, salamat," sabi niya. Tapos ang sabi ng nanay ko, "Nak, kunin mo muna yung gandos sa rep." No. At balatan mo. Eh ito naman si Ate Pearlie dahil bagong kapamilya, naiyang magtanong sa nanay ko. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya yung rep, hinahanap niya kayon yung
gandos. No po. Eh, ang tagal niyang nakatayo sa rep. Tinitingnan lang yung rep, walang ginagawa. Eh siguro, natatagalan na siya, nagsalita siya ngayon. Eh nay, sabi niya, wala po akong makitang gandos. Sabi ng nanay ko, eh nakalalagay ko lang dyan sa tabi ng inumin. Ba't nawala? Sabi niya, ito po bang gabi ang sinasabi niyo, nay? Ay, oo nga pala, nak. Gabi, hindi gandos. Kapatid, ipaliwanag natin ng malinaw. Ipinaliwanag ni Juan sa mga tao kung sino at bakit naging mabuting balita si Jesus. At tingnan po ninyo anong sabi niya. Balikan lang natin. Higit na makapangyarihan ang darating kaysa sa akin. Hindi man ako karapat dapat yumukod at magkalas man lamang ng tali ng kanyang mga sandalyas. Ako ay nagbabautismo sa tubig, subalit kayo ay babautismohan niya sa banal na espiritu. Kaya anong sabi nila niya sa mga tao, dapat ninyong gawin ay ihanda ang daraanan ng Panginoon, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan upang kayo'y patawarin ng Diyos. Napakaliwanag po ba, mga kapatid? Napakaliwanag. At dahil maliwanag, naging mabuting balita ito ngayon sa mga Griego. Naging mabuting balita sapagkat naintindihan nila yung kanilang narinig patungkol sa pagdating ngayon ng Panginoong Jesus. Naging mabuting balita dahil nakatulong ito sa kanilang buhay, naging kapakipakinabang at pagpapala ang pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya ano po ang nangyayari kapag maliwanag ang balita? Kapag maliwanag ang balita, hindi po ba madaling sundan? Kapag maliwanag ang balita, di ba, interesado ka? Bakit? Maliwanag eh. At kapag maliwanag ang balita, di ba, excited ka? Pero kapag ang isang bagay ay hindi maliwanag o naipaliwanag ng maayos, hindi ito nagiging kapakipakinabang at makakatulong. Pagkos sabi ko nga, nagiging problema pa ito at lalo't higit, hindi ito nagiging mabuting balita. Kaya tayo na namimili sa mga supermarket, tingnan po ninyo yung mga promodizers sa mga mall. Okay, alam niyo yung mga promodizers? Yung mga nagpapakilala ng produkto. Lalapitan ka, sir, ma'am, ganito, ganyan, ganyan. No po. Pag nilapitan ka na niyan, mga kapatid, marami, siguro isa na rin kami doon, kahit wala kang planong bumili, makakabili ka. Bakit? Dahil ang gagaling po nila sa sales talk. Dahil lahat ng pakinabang ng produkto, pinapakita nila sa customer. Maliwanag nilang nailalahad yung pakinabang ng produkto. Ang mabuting balita, mga kapatid, ay nagiging kapakipakinabang kapag ito ay maliwanag na naipaliwanag. Kaya tingnan ninyo, dahil maliwanag ngayon sa mga nakikinig, sa mga Griego, ano po yung nangyari dito sa mga nakikinig pagkatapos mangaral ni Juan? Verse 5, tingnan ninyo, anong sabi? Halos lahat ng mga taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan niya sa ilog Jordan. Wow! Nagsilapit sila. Glory to God! Alam niyo mga kapatid, ang ginawang ito ng mga tao, ang siya pong pinakahuling proseso ng mabuting balita. Sapagkat kahit gaano kaganda ang nagpapahayag, kahit pogi yan, kahit maganda yan,
kahit malinaw yung ipinapaliwanag niyang produkto o mensahe, hanggat wala po ang ikatlong proseso, hindi pa rin magiging mabuting balita. Bakit? Sapagkat ang mabuting balita ay matutupad lamang kapag ito'y tinanggap ng mga nakarinig. The good news will be fulfilled when it is received by those who hear it. Kung meron pong nangako sa inyo na bibigyan ka ng house and lot, good news po ba yun o hindi? Ulitin ko. Kung pinangakuan ka, o palitan nating house and lot, pinangakuan ka ng kasal. Pinangakuan ka, sige, sasagutin kita. Is it good news or bad news? Ha? Ako sa akin, mga kapatid, pag pinangakuan ka, hindi pa yun good news. Hindi pa yun good news. Kailan ito nagiging good news? Nagiging good news ito kapag natupad ang pangako. Tama? Kapag naganap ang dapat maganap, dun pa lang yung good news. Kaya kahit naipangaral ang mabuting balita, naipaliwanag ng maayos, kung walang acceptance, kung walang pagtanggap yung mga nakikinig, church, hindi mangyayari yung good news. Mangyayari lamang kapag ito ay tinanggap ng mga nakikinig. Kaya makikita natin dito ano yung inaasahang bunga after po na mangaral ni Juan, after niyang masabi ang mabuting balita sa mga Griego. Tignan ninyo, ang sermon ni Juan is about repentance and baptism. Right? Repentance and baptism. Tanong, natupad ba? Yes. Natupad. Dahil ang mga tao ay lumapit, nagsisi, at nagpabautismo after nilang makinig ng mabuting balita. Natupad yung hinihingi ng sermon. Tandaan natin, mga kapatid, na natutupad ang salita ng Diyos kapag ang tamang mensahe ay nasunod. Natutupad ang salita ng Diyos kapag ang tamang mensahe ay nasunod. Ang hinihingi po noon ng mensahe ay repentance and baptism. At ito yung ginawa ng mga tao. Kaya naganap ang dapat maganap. Ang kapatid, alam natin ang kahulugan at mensahe kung bakit may Pasko. Marami po sa atin, mga bata pa, kabataan pa, narinig na natin ang turo patungkol sa pagdating ni Jesucristo. At napakapalad po natin dahil naganap sa atin ang dapat maganap. Natupad sa atin ang dapat matupad noong lumapit tayo at magpasya tayong sumunod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay mga hula at pangako sa atin. Sa pangangaral na ito, nagsisimula po ngayon ang mabuting balita. At kung patuloy natin itong pagbubulay-bulayan, magiging maliwanag ito sa atin. Balit ang katuparan nito ay kapag tinanggap natin sa ating buhay. Naniniwala akong gusto rin nating makarinig, makakilala, at tanggapin ng ating mga mahal sa buhay ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Mga kapatid, katulad ng ginawa ni Juan, ipahayag natin ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. At maraming paraan para maiparating ito sa kanila. Ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 17,
at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoon. Whether you say or do, do it in the name of the Lord Jesus. Tinuturuan tayo ng talatang ito kung paano natin maipapangaral sa iba ng maliwanag ang mabuting balita. Na anuman daw ang ating ginagawa, do it for the glory of God. Sa ating pagsasalita, do it for the glory of God. Sa ating pag-iisip, do it for the glory of God. Sa ating pakikitungo sa iba, do it for the glory of God. Bakit? Sapagkat tayo ang malinaw na ilaw ng Panginoong Hesukristo sa iba. Ang buhay natin ang magsisilbing mabuting balita galing sa Diyos. Mabuting balita na kapaki-pakinabang, makakatulong, at higit sa lahat, pinatutuhanan natin na ang ating mga narinig ay tunay na mabuting balita. And because of that, the good news is starting with them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Atin po ngayong ipagdiriwang ang banal na hapunan at yung mga kapatid natin na nasa kanilang tahanan ay inanyayaan po namin kayong samahan o makipagdiwang tayo sa banal na hapunan ito. Ye that do truly and earnestly repent of your sins, and in love and charity with your neighbors, and intend to lead a new life following the commandments of God and walking from henceforth in His holy ways. Draw near with faith and take this holy sacrament to your comfort and make your humble confession to Almighty God. Let us pray. Lord, we do not presume to come to this table trusting in your goodness but in your unfailing mercies. We are not worthy that you should revive us, but you gave your word and we shall be healed through Jesus Christ our Lord. Amen. In 1 minute, let us all pray in silence. The good news, Christ died for us while we were yet sinners. That proves God's love
toward us. By the grace of our Lord Jesus, you are forgiven, sin no more. By the grace of our Lord Jesus Christ, you are forgiven, sin no more. Glory to God. Amen and amen. The peace of Christ rule in your hearts and reign in our midst. Opo, pwede bang kawayan natin yung mga katabi natin? No? Praise the Lord. As a sign of peace and reconciliation. And let us all stand as we confess our faith by reading the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended of the dead. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and seated on the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. The Lord be with you. And also with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right to praise Him. It is right and a good and joyful thing, always and everywhere, to give thanks to you, Holy Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. From the rising of the sun to its setting, your name is praised among all peoples. Therefore, we praise you, joining our voices with your people on earth and all the company of heaven, who forever sing this hymn to the glory of your name. Holy, 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 Lord God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is Christ who comes in your name. Hosanna in the highest. Blessed are you, Christ, in the power of your Spirit. You created all things. Bless them and call them good. You call to yourself a people to make your mercy and truth known in all the world. We betrayed your calling. You were faithful. We wandered from the way. You called us to return and led us home. And still we turned from your ways, abused your creatures, and made ourselves slaves to sin and death. At the right time you came and dwelt among us as one of us, bringing good news to the poor, healing the sick, raising the dead, sharing table with the unrighteous, and teaching the way that leads to life. And on the night of your betrayal, Lord Jesus, you took bread, blessed it, broke it, and gave it to your disciples and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." You did the same with the cup after the supper, saying, "This cup that is poured out is the new covenant in my blood." Blessed Trinity, in remembrance of all you have done to save us, we offer ourselves to you in praise and thanksgiving as a holy and living sacrifice, in union with Christ's offering for us. As we proclaim the mystery of our faith, Christ has come among us. Christ has died. Christ has risen. Christ abides with us. Christ will come again. Even so, pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit on us. Pour out your Spirit on these gifts. Pour out your Spirit on these gifts. Make these gifts the gift and blood of, make these gifts the body and blood of Christ. Make us through them Christ's body alive and at work in all the world. Abba, Father, let your kingdom come. Glory to you, glory to you. Come, Lord Jesus, be our daily bread. Glory to you, glory to you. Holy Spirit, send us to the world. Glory to you, glory to you. Holy Blessed Trinity, one God forever, glory to you, glory to you. Magpatid, ready na po ang banal na hapunan. Ang lahat ay hinahayaan na tumanggap, makiisa
bilang pag-alaala sa ating Panginoon habang pinaglilingkuran kayo ng mga kapatid natin sa Panginoon. Thank you.
Let us all stand and let us pray the prayer of thanksgiving. Tayo pong lahat, Eternal God, we give you thanks for this holy mystery in which you have given yourself to us. Grant that in the strength of your Spirit, that we may give ourselves for others. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Kasabay po ng ating closing hymn, pwede po natin ihulog ang ating Thanksgiving offering at pati po ang ating mga tithes and pledges. Walang hanggang Diyos, makapangyarihang Panginoon, tanggapin mo ang pasasalamat, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagpupuri, tanggapin po ninyo ang paglilingkod na amin pong inihahandog sa inyo ngayon. Nagagalak kami, O Lord, sapagkat minsan pa'y pinahintulutan mo na kami po ay magkasama-sama sa pamamagitan ng face-to-face worship. Masaya kami, Lord, sapagkat muli nakita-kita kami, nadarama namin ang masayang pagkikita-kita bilang inyong mga anak. Naniniwala kaming ganun din sana ang gustong maranasan ng inyo pong ibang mga anak. Subalit dahil nga sa pandemyang ito, hindi pa ho napapahintulutan. Kaya dalangin namin, Lord, sa
sa panahon na sila ay nasa tahanan nila ngayon at kasama naming sumasamba, maranasan din nila kung ano ang ginawa mo at gagawin pa sa aming buhay. Next din namin ang panalangin sa kanila upang sa ganun, O Diyos, alaman sila dito sa bahay, sambahan. In spirit, O Lord God, kami pa rin po ay iisa sa iyong kamay. Salamat sa mensahe ng buhay na kung saan, O Diyos, sa pamamagitan ng sulat ni Marcos, ang mga taong hindi nakakakilala sa iyo, maayos na naipaliwanag ni Marcos at ginamit po si Juan, Panginoon, upang makarating ang mabuting balita sa mga Griego. Panginoon, wala man kami nung panahong yon, pero kami, Panginoon, ang binabanggit na Griego sapagat wala kaming kaalam-alam patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Salamat sa mga lingkod mo na tinawag. Salamat sa mga mangangaral. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagdadala ng mabuting balita sapagkat dahil sa kanila nagsimula ang mabuting balita. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi lang nila dinala, kundi, Panginoon, pinagbulay-bulayan po nila ito. Patuloy silang nanangan sa iyong kapangyarihan upang hindi ang kanilang sariling kakayahan at karunungan ang kanilang maituro sa mga tao, kundi, O Diyos, ang karunungang nagmumula sa iyo ang siyang kanilang nadala na ngayon ay amin pong tinanggap at gayon din, Panginoon, ay amin pong ipinagpapatuloy. Lord, dalangin ko po ang mensahe na naihasig ngayon ay malinaw na nakarating at ang aking pong dalangin. Patuloy naming tanggapin ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng banal na kasulatan sa aming buhay at maging at taglayin namin ito habang kami nabubuhay. Tulungan mo kaming maipahayag namin ito sa mga taong hindi po nakakakilala sa iyo, lalong-lalo na sa amin pong mga mahal sa buhay, sa mga kakilala namin, sa mga nakakasalamuhan namin. Maring hindi kami katulad ng iba na marunong magsalita, maipaliwanag po ng maayos. Subalit salamat sa gabay na anuman ang aming ginagawa, we do it for the glory of God. Anuman ang aming iniisip, papaano man namin sila pakitunguhan, dalangin po namin, basbasan mo kami, O Diyos, upang sa amin pong pakikipag-ugnayan sa kanila na ang hangad namin ay makilala nila ang mabuting balita tungkol sa iyong anak na si Jesucristo ay siya pong aming madala. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kahit sa ganitong pamamaraan ngayon ng pagsamba, nakakarating po ang inyong pag-ibig, ang inyong tinig sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, hindi lang ang mga manggagawang katulad ko, katulad namin, ang ginagamit po ninyo, kundi maging yung bawat laiko, mga nagpapatotoo, yung mga gumagabay, Panginoon, sa ganitong pagsamba, at maging yung mga koro na umaawit. Salamat, sapagkat bukas po, O Lord, ang pintuan ng paglilingkod upang kami ay makapaglingkod sa iyo at maihatid sa iba ng maliwanag ang mabuting balita. Basbasan mo lahat ang inyong mga anak na nandirito at maging yung mga nanunod ngayon kasama naming sumasamba. Hayaan mo, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumilos sa bawat isa sa amin. Sinasama rin namin sa aming pananalangin ang kalagayan po ng aming bansa. Nagpapasalamat kami, Lord, sapagkat magandang balita ang aming mga napapanood, naririnig sa pagdating po ng bakuna laban sa COVID-19. Panginoon, dalangin ko po, basbasan mo ang mga gamot na ito
Panginoon, kung ito ay kalooban ninyo at makakatulong sa amin, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa, ang buong mundo ay makinabang sa mga gamot pong ito. Salamat sa karunungang pinagkakaloob mo sa mga gumawa po nito. At tulungan mo sila, Panginoon, hanggang ito po ay maisagawa at maayos na maisagawa upang maging kalakasan at proteksyon ng sangkatauhan. Patuloy din naming hinihiling sa iyo, O Diyos, na akayin mo ang bawat tao na magtiwala sa iyo. Opo, may magagawa ang tao. Subalit higit na may magagawa ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kung hindi dahil sa iyo, O Lord God, walang karunungan ang sino man sa amin. Na kung hindi dahil sa iyo, O Lord God, walang hininga, walang buhay, sapagat ang lahat ay nagmumula sa iyo. Kaya tulungan mo kami, tulungan mo ang bawat taong magtiwala sa isang tunay at buhay na Diyos. Lalong-lalo na, O Lord, sa panahon po ng pandemya. Alam naming walang ibang makakatulong sa amin kung hindi tanging kayo po lamang. In-extend din namin ang aming panalangin sa mga kapatid naming biktima po ng mga nakaraang bagyo. Hanggang ngayon, Panginoon, ay baha pa sa kanilang lugar. Hanggang ngayon, Panginoon, ay nalulungkot pa sapagkat napakahirap sa kanila ang bumangon. Father, in the name of Jesus, Panginoon, patuloy po ninyong buksan ang mga bintana at pintuan ng langit. At magsugo ka, Panginoon, ng mga anghel, ng mga lingkod po ninyo, ng mga taong gagamitin po ninyo upang ang mga kababayan po namin ito, Panginoon, lalong-lalo na ngayong nalalapit na Kapaskuhan, makaranas sila ng kapangyarihang nagmumula sa iyo at ito'y makita nilang magandang balita. Lord, ang mga gawain ng iglesia sa panahon ng Kapaskuhan, anuman pong pamamaraan ng pagsambang gagawin, lalong-lalo na ang mga sambang gabi, dalangin namin kasangkapanin mo ang inyong mga lingkod, ang inyong pong mga manggagawa. Yes, maraming bagay ang di na namin magagawa katulad ng dati. Pero naniniwala kami, Lord, ang iyong espiritu ang siyang pinakamahalaga pa rin. Sapagat ang taong tunay na nananambahan sa iyo ay kakatagpuin mo saan man siya naroroon. Patuloy din kaming nagpapasalamat at dinadalangin namin ang aming mga kapitbahay. Salamat po, Lord, sa pribilehiyong ito. At nakikita naman po namin na kumikilos ka, Lord, sa buhay ng mga kapitbahay ng inyong mga anak. Salamat po sapagkat sa ganitong pamamaraan, nagbibigyan kami ng pagkakataon na ilapit namin sila. Hindi man nila alam o nalalaman man nila. Subalit alam namin, Lord, makapangyarihan ng panalangin at hindi man namin nababanggit yung kanilang mga pangangailangan ay gumagawa po kayo sa kanilang buhay. Amin pong dalangin, O Lord, na sa panahon na kami ay magkakasama, magkakakwentuhan, mabigyan nawa ng puwang ang iyong salita upang matanggap kanila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at magkaroon ng pagkakataon na magkaroon po ng gawain, ng pamamahayag, ng mabuting balita ng kaligtasan sa kanilang mga tahanan upang katulad ng mga Griego, gagamitin mo kaming parang si Juan, parang si Marcos upang matanggap nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat din, Lord, sa buhay ng mga kapatid namin na nagdiriwa ngayon ng kanilang kaarawan sa linggong ito, ang kapatid na Joshua David Silvino, ang kapatid na Janice Basco. Panginoon, salamat po sa buhay ng inyo pong mga anak. Nagpapasalamat kami sapagkat kami po mismo ay nakakaranas na sila ay pagpapala sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kasama sa tahanan at maging sa kanilang mga kapananampalataya. Basbasan mo po sila, O Diyos, upang yung kanilang mga pangarap sa buhay ay maiangkla nila
sa layunin mo at nais mong mangyari sa kanilang buhay. Ipagkaloob mo po sa kanila, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at ilayo mo sila sa anumang masamang elemento ng sanlibutan, anumang sakit at karamdaman, mga barkadang hindi po maayos. Pagkus, Panginoon, pagliwanagin mo sila bilang maliwanag na tanglaw na ilaw na nagmumula sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Wala po kaming ibang itinataas, pinupuri, pinapasalamatan, kung hindi tanging kayo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. At ngayon po, tanggapin natin mga kapatid, ang bendisyon. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kapayapaan, kapangyarihan, at kasaganaan. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kasiyahan at biyaya. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala kita ng kabanalan, kapagpakumbabaan, at kagalingan. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating mga announcement, happy birthday po sa mga sumusunod. December 8, Joshua David Silvino. December 10, Janice Basco. December 19, Lola Carmelita Isip. December 21, Romaline Dizon. And December 28, Macy Gabriel. Happy wedding anniversary din po kina Mr. Lordito and Mrs. Ruth Salazar on December 28. Tapos po sa, on December 12, Maya Gift Giving Year 6 sa mga nais pong mag-donate at mag-pledge. Pagbigay alam po sa akin. Ayan. Sa December 12 na po, sa Saturday po, apat po na hospitals ang mabibigyan ng Noche Buena package. Yun po.